Magandang Lunes dito sa amin sa Canada. Lunes po sa amin ngayon, alas 11 ng tanghali. At dahil na rin sa napakarami na nating mga comment na hindi nababasa, ano guys, talagang iba, pasensya na po. Yung iba talaga nagagalit na dahil sa dami ng comment nila, hindi ko po nasasagot. So ang gagawin po natin, magbabasa ako ngayon at sasagutin natin kung ano man itong mga sistema na ito. No? Kung ano yung mga katanungan at mga comment ninyo. At sa mga trabaho, nandiyan pa rin, update ko rin kayo sa trabaho. Ano? At update ko rin yung mga nandito na sa Canada, yung mga marami na po mga estudyante dumating dito at asalo ko ay naghahanap na sila ng mga trabaho. So sasagutin natin yan kung ano man yung mga nandito sa comment. Pero bago yan, kung bago ka sa channel ito, click mo na yung subscribe button. At huwag mo kalimutan yung notification bell at yung salinan ay updated ka pag meron tayong mga bagong upload. At yung huwag nyo kalimutan i-share guys, okay? Update natin guys! So panggabi na po ako kay Abdo. Salamat po sa nakakapansin ha. Nabasa ko yung kanina at hindi ko lang na-ano yung name niya. Salamat sa'yo, napansin mo. Ano, medyo talagang namamayat ako kasi panggabi na po ako. Shoutout muna ka Markings. Ito po, estudyante po ito. Ano, dito siya sa Musjo ngayon. Ang Musjo po ay mga 3 hours lang from Yorkton at malapit sila sa Regina. So international student po siya at amit siya subscriber natin. At hopefully, mag-meet kami someday, ano? Hindi imposible yun, Brad, kasi malapit lang tayo rito. At naghahanap lang siya ng student work at alam ko naman napakarami naman na trabaho dyan malapit sa inyo, lalo sa Regina, napakarami. So, good luck and see you soon. Ayan. Umpisa na tayo rito ngayon. Umpisa na natin dito sa mga comment. Kay Marcel C. ito. Paano po mag-a-apply? Anong agency po? Oh, nakita niyo to guys, ano itong kay Marcel na tanong. Minsan talaga po hindi na po ako nagbabasa kasi minsan siguro sunod-sunod yung mga ganyan ng mga tanong. Paano po natin sasagutin ito? Paano po mag-a-apply at anong agency po? Ay paulit-ulit ko na po sinasabi yan at nasa mga video natin yung ibang mga agency. Nandiyan na po sa description box at yung mga paano pag-a-apply andon. Pero ulitin ko, paano pag-a-apply para sa iyo ito, Maricel. Ang pag-a-apply po, kailangan mo po mag-create ng account sa website ng isang agency like IPAM sa Pilipinas. Kahit nasa Taiwan ka, nasa ibang bansa ka, mag-create ka lang at i-follow mo lang yung kanilang requirements at makaka-go through ka. Ma-upload mo na doon yung kanilang mga trabaho. At kaya Aaron Jobs naman, link naman daw hinahanap niya. Okay, Brad, link. Nandiyan na lahat eh. Okay, si Addar. Have a nice day, sir, and blessed afternoon. Yan ah. Gusto ko makapagpunta ng trabaho at magtrabaho dyan sa Canada. Certified caregiver siya with in-situ holder. OFW worker. Hope, sir, matulungan niyo ako. Ang magiging tulong ko lang sa iyo, Addar, yung pong, na-vlog ko na ito eh, dito po sa amin sa Saskatchewan Health Authority, try mong pumasok sa website nila at nandun po yung mga application. At pwede ka na mag-apply online. Okay? Yan ang matutulong ko sa inyo mga caregivers, sa mga health. Napakaraming hinahanap nila at available na available. Ito naman, sir. Kung meron ba agency dito sa Mindanao para sa Canada. Kaya generous, hindi mo na kailangan maghanap dyan sa Mindanao ng agency. Mag-create ka lang ng account para ma-access mo yung mga agency sa Pilipinas. I-type mo. Hanapin mo yun sa mga description box ko. Yung mga legit lahat yung mga, ano na yan, mga agency na yan. Pumunta ka sa website nila, mag-create ka ng account mo, profile account, and then from there, makakapag-upload ka ng mga resume mo at doon ang mag-uugnayan na kayo. Okay, good luck sa'yo. Okay, ito naman kay Rendot TV. Dadilo, meron ba job opening para sa mga AutoCAD operator? Meron po mga AutoCAD. Dito lang po sa trabaho namin, sister company namin, AutoCAD talaga ang hinahanap dyan. Ayan. Sa Kuwait, paano pag-a-apply? Ganun din po, pwedeng cross-country at pwede rin po mag-create kayo ng account. Kababayan, graduate po ako ng Business Administration. Ano po pwedeng work nyo sa Canada? Sa J-Metan, ano, kababayan? Pwede ka pong pumasok sa Express Entry or SINP kasi maganda naman itong tinapos mo, edukasyon mo, malaking points yung makukuha mo. Dito ka mag-start at dyan ka mag-focus sa SINP or kung gusto mo, mag-ano ka, student. Magandang pasok, mabilis. Ito naman po, sana matulungan nyo ako mahanap ng sponsor. Salamat po. Ayan, caregiver din itong isa, therapist, trabaho sa Canada. Doon din po sa Saskatchewan, sa SANP or sa Saskatchewan Health Authority. Doon po kayo magpunta. Ayan ha. At ito namang isa, sabi niya, meron siyang kapatid na may asawa rito ng Canadian citizen. Pwede raw bang i-sponsor yung kanyang kapatid? Ang totoo po niyan, hindi po may sponsor basta-basta yun. Ano? Kailangan po niya, ma-invite siya sa visitor's visa. And then, pag nandito siya sa Canada, maghanap siya ng employer na magbibigay sa kanya ng work permit. And then, from there po, doon mag-uumpisa. Pero yung sponsor po sa mga kapatid,
At dun sa mga overage na mga anak, hindi na po natin makukuha yan. Okay? So yun lang po ang paraan para makuha natin yung mga kapatid natin at mga ano, invite natin. Magpakasal ulit kayo, invite mo sila. Yan. So yun yung mga katanungan na mga nauna rito. Kasi napakarami po, halos magkakaparehas lang yung mga tanong. Kaya minsan nag-ano ako, nag-i-skip. Ito, si Maricel Suarez, sir, kailangan ba talaga magkuha ng IELTS? Mahina kasi ako sa spelling. Ang IELTS po talagang, hindi naman po ganun kataasan kung ano yung na-apply mong trabaho. Mga 4-5 lang naman. Daddy Lou, paano po, di naman kami nag-live-in partner pero may mga proof of documents kami together. Dapat magkasama kayo sa isang bahay eh. Matibay. Itong mga proof nyo na ito, medyo masasabi ko 50% kayo dyan, ano? Medyo may laglag. Mas maganda kung magsama na kayo sa isang bubong. Sir, saan ba mag-a-apply ng open work permit sa Pilipinas? Ang pag-a-apply po ng open work permit ay dito po yan sa online dito sa Canada. Dito po ina-apply yan, ano? At kailangan po nito yung mga job offer na sinasabi natin, Elmia. Pag nabigyan ka ng employer, pwede ka na mag-direct ng pag-a-apply ng open work permit dito sa ano, sa online. May mga site po yan. May sa CIC. That's it. That goes sa immigration yan. Naman po si ICT Bila TV new subscriber. Thank po sa tipo kami production worker from Japan nasa Pinas na po naghahanap ng best pathway going to Canada. Ang best pathway po ay TFW, mag-apply kayo sa Pilipinas, at yung isa pang sinasabi ko yung SINP pathway po yan ng permanent residence, mga provincial nominee program. Ayan po ha. Ito po, good PM, ask ko lang po kung pwede po bang mag-apply ulit ang husband ko kahit dalawang beses na po siyang na-refuse ng IRCC. Salamat po at God bless. So may mga technicalities ito kaya siya na-re-refuse. Pero hindi ibig sabihin dahil na-refuse yung husband mo, hindi na siya pwedeng mag-apply ulit. Unless na sinabi talaga ng IRCC na nakabana siya. Okay? Pero pag hindi po sinasabi, may mga technicalities lang yan. Aralin nyo lang kung saan siya medyo may hindi siya nasunod na requirements kaya po nare-refuse. Ang ibig sabihin po nun, hindi nyo na susunod yung tamang requirements ng IRCC. Ganun po yan. Pero pwede po siya mag-apply. Marami po tayong kakilalang ganyan na ilang beses na rin na ganyan at siniswerte pa rin at na nakikita nila kung ano yung dapat ituwid. Ayan, common law. Ajit Rasona. Same sex common law, 12 years na kami. Pwede po ba dyan? Ang pagkakalam ko po, pwede po rito ang same sex. Yeah. Paano mag-apply sa Taiwan? Pakibigay po ng agency. Salamat po. Nakita nyo naman po ito si Flor Delina Naga. Oh. Paano po mag-apply? Ang tanong niya at pakibigay yung agency. Di po ba? So sana maintindihan nyo ako. Yung iba nagko-comment sa atin, minsan hindi ko na po talaga nababasa kasi may mga opening po ng comments na talagang ganito po yung mga pasok na talagang parang sino ba naman po ang parang sisipagan pa na mag-comment, magsumagot sa ganito. Ano? Ay sa dami ko pong videos, nandiyan na po yung sinasabi ko mga agency at paano pag-a-apply. Ibig sabihin po, hindi po siya nanonood, nakatingin lang siya sa thumbnail tapos nagko-comment na siya. Mahirap po yung ganyan kasi po na yung ibang magagandang comment natatabunan sa dami ng mga ganitong madalian lang talaga na sumisingit. Shoutout kay Darwin Sensan, ayan, family, sa mga pamilya, shoutout sa inyo. Ayan, ito maganda to, Atla Crisanta. Nagpaplano silang manira dito sa Canada at paunahin daw muna niya yung asawa niya sa agriculture, agricultural, at siya po ay teacher. Kay ma'am, ako po, kung susundin niyo lang po advice ko, ano, while si Commander, si Mr. ay nag-a-apply ng agricultural, i-try nyo po na ano, mag-open kayo ng account sa CIC at mag-open kayo sa CIC Express Entry at saka sa SNP po. Malaki ang chance nyo kasi teacher po kayo. So malaki-laki ang points na makukuha nyo rito. May pag-asa po kayong manominate ng probinsya. Okay? So pagdating sa dumating na yung time na gano'n, sa kanyo na problema nyo, iba pang problema na alam ko naman na ang kinatatakutan lagi ng mga ganitong mga landed immigrant na true SINP or Express Entry, landed immigrant yan, kailangan nyo po ng funds. Sa kanyo na po, pagka kayo po nakapag-create na, makikita nyo, mapipigure out nyo kung paano. Ang mga trabaho po natin, bisitahin po ninyo ang mga legit na agency na sa Pilipinas. Kahit po through online, makikita nyo po yung mga hiring nila dyan, lalo yung IPAMS, napakarami, Mercan, Staff House, First Dynamic, EDI, Staff Builders. So napakarami po ng agency na legit at check nyo sa description box natin. Nandiyan pa rin po, hindi ko na po uulitin yung mga trabaho
Kasi po paulit-ulit lang po yung mga trabaho na hinahanap natin. At yan yung update natin para sa mga nagtatanong sa atin dyan. Yung mga marami pang comment na iba, sa susunod siguro, ganun na lang gagawin ko. Update ko na lang para hindi matabunan masyado. Ang haba na ng comment guys, at saka marami talagang mga hindi ko na mababasa. Pasensya na po kayo, tao lang po. At yan lang po talaga. Pinipilit ko matulungan kayo sa aking abot na makakaya. At happy weekend po ulit at every night na tayo. Papasilipin ko kayo sa company ko ng gabi. Dadala ko ng GoPro. So para makita nyo yung mga kababayan natin, mga Pilipino ron nagtatrabaho. Ilan lang yan. At makita nyo yung sitwasyon dito ng company paggabi, pagpanggabi. So okay guys. Happy weekend and God bless po ulit sa inyo lahat. God bless.